Hey, what's up Ethical Nation? This is Carl Serrano and right now, pag-uusapan natin sa video na ito ang 4 tips kung paano mo mapapasali ang iyong prospects kahit na wala ka pang kinikita o wala ka pang resulta. Alam mo yung feeling na kakasimula mo pa lang sa business, tapos tatanungin ka na kagad ng mga kaibigan mo, kakilala mo na in-invite mo na, kumita ka na ba dyan? Parang ang nangyayari, di ba kakasimula mo pa lang magtrabaho, kakatanggap mo pa lang sa trabaho, excited ka na ibinalita mo sa mga kaibigan mo na, ah friends, tanggap na ako sa trabaho, tapos tatanungin ka nila, sumweldo ka na ba dyan? Di ba mukhang tanga? So ngayon, sa video na ito, tuturo ko sa'yo kung paano mo mapapasali yung mga prospects mo kahit na wala ka pang kinikita, nagsisimula ka pa lang, or wala ka pang resulta. Tip number one is strengthen your belief in your company. So, anong ibig sabihin nun? For example, sasakay ka sa isang eroplano and then magka-travel ka, let's say, sa ibang lugar na malayo dito sa Philippines or sa ibang bansa, and then bigla mo narinig sa flight attendant na, okay, passengers, 99% po nitong flight natin ay magiging safe, makakapag-landing po tayo ng safety at makakarating po tayo sa ating destination. Pero 1% po nitong ating magiging flight ay posible po na mamatay po tayong lahat sa crash landing. Pero huwag po kayo magpanik kasi 1% lang naman po yun. Anong mararamdaman mo kung ganun yung sabihin sa'yo ng flight attendant? For sure kakabahan ka. For sure sabihin mo na, wag na lang, hindi na lang ako sasakay, bababa na lang ako. Why? Because gusto mo 100% guaranteed na magiging safe yung flight nyo. Kahit pa sabihin nung flight attendant na 1% lang yung chance na madisgrasya kayong lahat, hindi mo iti-take yung risk na yun. Kasi what if yung 1% yung mangyari, di ba? So parang ganito rin sa business natin. Hindi pwede na 99% lang yung belief mo sa business. Kailangan 100% or more than 100%. Kailangan mag-exceed. Kailangan completely naniniwala ka. So, paano mo yung magagawa? I-take advantage mo yung mga company events, mga company training seminars na nagbibigay ng mga motivation at mga reason kung bakit kailangan mo magtiwala sa iyong company. Especially kung yung company mo ay credible naman, legal, and stable naman. Wala ka naman dapat ipangamba. Ito lang yung palagi mong tatandaan. Hindi mo kakayanin na makapag-convince ng iyong prospect kung ikaw mismo eh hindi mo nakukumbinsi yung sarili mo dyan sa business mo. Napakasimpleng logic lang naman nun, di ba? Tip number 2 is borrow power from your upline. So, anong ibig sabihin nun? Kung kilala mo yung superhero na si Green Lantern, wala naman talaga siyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya nanggagaling lang dun sa kanyang ring. Sinusuot niya. Kapag sinuot niya yung ring, and then may nirecite siya na mantra, yung about sa Green Lanterns, tsaka niya mapapower up yung sarili niya, tsaka niya magagamit yung kapangyarihan ng pagiging Green Lantern. So parang ganun rin dito sa business natin. Sa simula, wala ka pa talagang result. Sa simula, hindi naman pwede kasi yun. Nagsisimula ka pa lang, may result ka na kagad. Hindi pwede yun eh. So sa simula, hihiram ka na kapangyarihan sa upline mo, which is yung result nila. So i-introduce mo sa upline mo, ipapakilala mo sa upline mo, and then yung upline mo yung bahalang magbigay ng result. Kasi gusto lang naman makita ng prospect, ay kung totoo ba talaga na kumikita dyan sa business mo. Just make sure na sasabihin rin ng upline mo or isi-share din ng upline mo kung saan siya nagsimula. Na hindi siya nagsimula na ganun din na kumikita na kagad. Nagsimula lang rin siya na wala pa. Pwede mong kuntsabahin yung upline mo. Pwede mong sabihin sa kanya na siya na yung mag-explain na hindi ka pa kumikita. Nagsisimula ka pa lang. So, siya na yung bahala sa'yo. So, humihiram ka lang talaga na kapangyarihan sa kanya. Tip number 3 is develop an abundant mindset. So, anong ibig kong sabihin? There are over 100 million population dito sa Pilipinas. Tapos, karamihan ng mga network marketers, especially yung mga amateur, sasabihin nila na, nauubusan na ako ng prospect upline. Ayaw ko na. Hindi ko na to kaya. Yung mga network marketers na nagsasabi na saturated na yung market, hindi lang talaga sila marunong mag-market. Kaya nila nasasabi yun. Napakaraming populasyon dito sa Pilipinas. Hindi natin kayang ubusin lahat yun. Gumagawa lang sila ng mga excuses para ma-justify na hindi nila kasalanan, which is ang katotohanan, kasalanan naman talaga nila kung bakit sila nauubusan ng prospect. Baka nga yung kapitbahay mo pa, hindi mo pa nai-introduce yung business mo eh. Tapos, sasabihin mo na wala ng prospect, naubusan na. At isa sa mga reason kung bakit nakakagawa ng ganitong klase ng excuses ang mga network marketers na nauubusan daw ng prospect is because nagiging masyado silang balat, sibuyas pagdating sa rejection. Ito lang yung palagi mong tatandaan, hindi mo kayang ubusin lahat ng prospect dito sa Pilipinas. Okay, mga Pilipino pa lang dito sa Pilipinas, lalo na yung mga nasa ibang bansa or yung mga OFW. Meron akong ginawang isang intensive course, comprehensive course regarding dito sa prospecting. Siguro ilalagay ko na lang yung link dito sa video na ito. Ang title niya is Unlimited Prospect Blueprint.
So, dyan mo matututunan lahat ng prospecting methods, active prospecting, passive prospecting, ano yung mga scripts na sasabihin mo sa kanila, paano ka makagawa ng video about sa Facebook ads, yung mga ganong bagay. So, kung gusto mo matutunan kung paano yun, hanapin mo lang yung link sa video na ito and then sundin mo lang yung instruction na nakalagay. And finally, tip number 4 is the sincere close. So, magagawa mo lang itong tip number 4 kung ginamawa mo yung tips 1 to 3. Kaya konektado siya. Make sure i-apply mo muna yung tips 1 to 3 before mo gawin tong tip number 4. Kasi kung hindi mo i-apply yung mga nauna, hindi siya mag-work para sa'yo. I will assume na itong ini-invite mo na prospect is warm market dahil ang topic nitong training natin ngayon is paano mo papapasali yung prospect mo kung wala ka pang resulta. Let's assume na warm market yung kausap mo. Ito yung pwede mong sabihin sa kanila. Magiging honest ako sa iyo, friend, gusto kitang makasama talaga dito sa business na to. Kaya in-invite kita kasi nga kung magiging successful lang rin naman ako, eh syempre, ang uunahin kong isasama is yung mga taong malalapit sa akin at isa na ikaw doon sa mga napili ko. Pero kung sakasakali man na hindi mo siya magustuhan, okay lang sa akin, walang problema. Ang mahalaga eh magkaibigan pa rin tayo at na-share ko to sa iyo. Let's say naman, cold market yung kausap mo. Ito yung pwede mo sabihin sa kanya. Alam mo, Fred, na-appreciate ko yung pagpunta mo dito ngayon. Marami ka pang gagawin siguro. Marami ka pang nakaschedule sa oras mo. Pero nag-decide ka na pumunta dito dahil sa invitation ko. Kaya gusto kong i-appreciate ka. Gusto kong magpasalamat sa'yo sa time at effort na ibinigay mo. And gusto ko rin na masulit itong time mo. Kaya binigay ko sa'yo or share ko sa'yo itong opportunity na ito. And I hope na maging partner kita dito sa business dahil kagaya ng mga nakita mo, magtutulungan tayo dito sa business and i-guide ka namin, hindi lang ako at ng buong team namin. Pero kung sakasakali man na hindi mo siya magustuhan, okay lang, walang problema sa akin. I hope na may natutunan ka kahit papano dito sa pag-attend mo sa aming seminar, dito sa pag-attend mo sa aming business presentation. Ang key dito ay bigyan mo siya ng exit. Huwag mo siyang kukulungin. Okay, wag mong i-goal na pilitin siyang sumali. Bigyan mo siya ng exit. Napansin mo dun sa binigay ko sa iyo na script, palaging may sinasabi ako dun na kung ayaw mo or kung hindi mo gusto, okay lang naman, walang problema. Part ito nung tip number 3 which is abundant mindset. Karamihan kasi sa mga network marketers, ang gusto nila, mapasali nila. Kaya pinipilit nila ng pinipilit hanggang sa makulitan na makulitan yung prospect, mas lalong hindi sasali yun kahit na may pera naman siya pang join. Kapag nakita ng prospect mo na may ganito kang klase ng mindset, mararamdaman nila yan eh, na sincere ka. Kaya ang tawag dito is sincere close. Kasi sincere ka, kung mapapasali mo siya, tutulungan mo siya. Kung hindi, okay lang, walang problema. So I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. And make sure na hit mo yung like dito sa video na ito kung nagustuhan mo siya. And i-share mo to sa mga kaibigan mo, sa friends mo, sa teammates mo na sa tingin mo yung mag-benefit dito. Especially dun sa mga baguhan mo na downlines, i-leverage mo na tong training video na ito. And once again, meron akong ginawang isang comprehensive course titled The Unlimited Prospect Blueprint. Hanapin mo lang yung link sa video na ito and then sundin mo lang yung instruction para makita mo kung ano yung may tutulong sa'yo nung course na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Hey there, my friend. Once again, this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. And make sure na i-like mo yung page ko for more. And i-click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man tinapanood itong video na ito, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. And click mo yung notification bell lang sa ganun eh. Meron pa mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So once again, this is Carl Serrano. See you next time.